So, step one, gather all your materials. Step two, assemble the components for double face attacks included. Step three, to carry your own creation map for everyone to see. So here's how the bag looks like when you're finished. Let's open this. I have the bag. So here's our materials from them. Hey, yeah, go out. There we go. Here it is. Part one. Round up your materials. Thank you.
asahan po ito makakatulong sa pagpapabilisan ng biyahe ng mga patungo at galing sa ating airport. At live mula sa Orlando, mga Bagal Boulevard, nagpapatrol si Mike Navalio. Mike, kailan ba maaaring madaanan ng publiko ang kolektor na yan, Mike? Alam mo, Ted, bukas pa ng alas 6 na umaga, formal na bubuksan sa publiko itong bahagi ito ng NAIA Expressway. Natatawagin nilang NAIA-X Christmas Day. Pero kanina, Ted, ay pinangunahan ni DPWA Secretary Mark Villan at Department of Transportation Secretary Art Togade ang ribbon cutting dito sa Entertainment City. 14 na kilometro ang haba ng bahagi ito ng NAIA Expressway na magdurugtong sa Entertainment City at NAIA Terminal 3. 4 lanes ito, Ted, sa magkabilang direksyon, kaya inaasahang magiging maluwag ang daloy ng trafiko. Imbis kasi nasusuumin ang traffic sa Sunnyside at Andrews Avenue, kung saan marami sa ating mga kababayan ang madalas na naiipit sa traffic papuntang airport, pwedeng dito na ang daan sa NAIA Expressway. Ayon sa DPWH, 15 to 20 minutes lang ang aabutin ang biyahe mula Macapagal Boulevard hanggang NAIA Terminal 3, mula sa dating 45 minutes hanggang 1 oras. Pero dahil hindi ito libre, dahil City. Hindi pa ito konektado. Kung manggagaling ka sa norte, papunta ng Villamor, papalit ng Skyway patungo ng NAIA Terminal 3, hindi pa yon konektado. At saka kung galing ka naman ng S-Lex Skyway patungo din ng NAIA Terminal 3, hindi pa yon konektado. Ted, bukas na rin sa mga partial muna yung galing sa Skyway papunta ng NAIA 3 dahil ginagawa pa ito, Ted. So, magbubukas na sila tigi isang lane, Ted. Pero talagang bukas na bukas na, natiga 4 lane. Itong galing sa Entertainment City papuntang NAIA 3, Ted. So basically, yung makikinabang talaga dyan, yung mga tutungo doon sa mga pasugalan, mga hotel doon, at patungo ng airport. Yan ang maliwanag. Salamat, Mike Navalio, mula dyan sa Macapagal Boulevard sa Pasay City. Inikayat ng ilang Sintax Law Advocates ang Pangulong Duterte na isinunda sa kanyang war on drugs ang kampanya naman kontra Yossi. Nagpapatrol si RJ Cruz. Matapos aprubahan ng Kamara sa ikatlong pagbasang House Bill 4144 o amyenda sa Sintax Law, nanawagan nila ng ilang Sintax Law Advocate kay Pangulong Duterte na magdeklara na rin ng war on smoking ang unang dapat gawin para hindi ng pangulo ang House Bill 4144 na kung matutuloy ay gagawing abot kaya sa maraming Pilipino ang branded na Yossi. Sandaling kasi ng House Bill 4144. Gagawin 32 pesos ang taxay para sa mumurang Yossi, habang 36 pesos naman kada pakete ang buwis sa branded na Yossi. Kung magpunin man ang kasalukuyang syntax law, dapat 40 pesos na unitary taxay ang ipataw sa lahat ng klase ng Yossi para mamahalan ang mga nagsisigarilyo. If the president can actually train his sight on smoking, he can be really the game changer. It's about time to focus on health services and veer away from the illegal drug trade. Anyway, nakagawa na siya doon ng big strides. Illegal drugs destroy lives, but tobacco. Okay, now where's the tape? And it's as big, if not a bigger problem. Giit na mga eksperto, nakaka-addict at nakamamatay ang Yossi, mas mapangaming pa kaysa illegal na droga. Isa ito sa mga sanhin ng 21 uri ng cancer, sakit sa puso at stroke. Lumabas din sa kanilang pag-aaral na 200,000 piso ang nagastos ng 20 kilogram para gamutin ang mga nagkasakit dahil sa Yossi. Dati nang pinagbawal ng Pangulo ang pag-Yossi sa Davao nung mayor siya. Nicotine is an addictive drug. It's more than horse than the medications you take for your headache.
Aminado ang mga eksperto, hindi lang mawasan ang kasalukuyang sin tax law ang mga nagyayosi sa bansa. Pero hindi na nadadagdagan ang bilang nito dahil hindi na naaabot kaya ng mga mahihirap at bata. If the taxes will be higher, then you will prevent this smoking kasi so is addiction eh. People will only stop smoking if they are hospitalized. Pero ayon kay House Majority Leader Rodolfo Fariñas, isa sa mga pabor sa amyenda sa sin tax law, mas magkakamipin ang sin tax law sa kanilang panukala dahil magiging mas mahal ito, kaya mas lalong mawawala ng gana ang mga negosyo habang lalaki ang kita ng gobyerno. Nasa Senado na ngayon ang House Bill 4144. Tiniyak ang Senate Ways and Means Committee Chair San Ongara na masusi nila itong pag-aaralan. RG Cruz, EBS-CBN News. At ito naman ang lagay ng panahon, barang bukas. Mataas po ang chance na magiging maulan ang ating Pasko. Inaasahang magiging bagyo bukas ang biramang tayo low pressure area sa Dagat Pasipiko. Tinatayang papasok ito sa Philippine Area of Responsibility sa Webes at tatawaging bagyong Nina. Base sa forecast draft ng PAGASA at ng The Weather Company, inaasahang tatama po ito dito po sa Samar o Bicol Region pagdating po ng bisperas ng Pasko. Ayon sa PAGASA, posibleng itong tumama bilang isang severe tropical storm at posibleng mahagip po ang Metro Manila. Asahang magiging maulan sa araw ng Pasko. Mas magiging malinaw ang direksyon tatahakin ito kapag nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility. At para naman sa lagay ng pagkong bukas, magiging maliwalas ang panahon sa malaking bahagi ng Luzon. Habang makakaasa ng mahinang pag-ulan ng Southern Visayas at Eastern portion po ng Mindanao dahil sa mga isolated thunderstorms. Yan ang lagay ng panahon, ang buhay ay weather, weather lang. Isang patay na dampuhan ng balyena ang napadpad sa dalampasigan ng Island Garden City of Samal. At nang suriin, may mga basurang natagpuan sa tiyan nito. Nagpapatrol, Hernel Tocmo. Ikinagulat ng mga residente at turista ng mapadpad noong Sabado sa dalampasigan sa Barangay Miranda, Island Garden City of Samal, ang patay na lalaking balyena na tinatayang aabot sa 38 talampakan ng haba. Kinagabihan, hinila ng backhoe ang balyena at nagsagawa ng necropsy ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at ang bone collector na si Darrell Blatchley. Ito ang flash podcast. Meaning bago ito siya namatay. Kasi na-stretch sa kami, buhay pa daw. And then, 3 a.m. in the morning, kanina, so namatay na siya. Kasi nga hindi na siya pwedeng, hindi na pala ikumbang, nakalalim din. Wala na dyan nakita na wala ibang kasabangka. Ayon sa bone collector na si Blatchley, posibleng internal ang ikinamatay ng balyena dahil wala naman itong sugat sa balat. Sa isinagawang necropsy ng juvenile male sperm whale, nakuha ang mga bagay sa loob ng tiyan nito tulad ng fishnet, plastic, lubid, hook, wire, pako, hardwood at iba pa. Naghinilayan si Blatchley dahil pinagpala raw ang Davao Gulf sa maraming uri ng hayop. Kaya lang, marami raw ang patuloy na nagtatako ng kanilang basura sa karagatan. Katunayan, sa higit 50 namatay na dolphin at balyena na recover sa Davao Gulf. 4 lang dito ang namatay dahil sa natural cause of death. Lahat ay namatay dahil sa kagagawan ng tao. Sinimula na pinreserve ang mga buto ng balyena na pinataya aabot pa ng mahigit 1 taon bago tuloy ang natuyo. Nakatakdang i-display ang mga buto nito sa educational center sa Davao del Norte. Hernal Tocmo, ABS-CBN News, Davao. Vehicle ng isang money changer sa Cavite, hinoda. 3 empleyado, sugatan. A truck sa Berlin, Germany, inaray ang isang Christmas market. 12 patay, halos 50 ang sugatan. Ang lahat ng yan, sa pagbabalik ng TV Patrol. Ang Star Twin Pasko na keso de bola, star ingredient sa mga pagkain patok sa masa. Napaka-espesyal ng trato ng mga Pilipino pagdating sa keso de bola kasi totoong keso siya. May cheesy pulmuron. Habang inuhuya mo siya, may biglang mga pumuputok na alat from the keso de bola. Ube cake. Very classic na combination ng ube at keso. At ensaymada. Ang sarap siya. Kaya mo rin itong gawin. Para nat lumaman na yung kapaskuhan. May kukulan. So guys, check for yourselves the bag. Thank you.
Do you like?